Hello mga ka-glaze. Nakatapos ko lang nagpagupit. Home service dito sa bahay lang. Yan, so for today's vlog, stay tuned kayo para sa aking mga tipid tips at sa mga trivia na i-share ko sa inyo dito sa Buhay Canada. So stay tuned. Hello po guys, so yung trivia po natin ngayon is tungkol dito sa buhay sa Canada, yung about sa mga services dito na napakamahal compared sa atin dyan sa Pilipinas, no? Unang-una yung tinatawag nilang dental services. Alam nyo bang dito sa Canada kapag nagpabunot ka ng ngipin, it costs you almost $200 per ngipin, no? Tapos kung magpapaklining ka, it's pwede siyang mabot up to $300 kapag nagpaklining ka ng mga ngipin mo. So, ganyan po kamahal, no, kumpara sa atin na very affordable. Kaya marami akong mga kakilala na umuwi pa sila ng Pilipinas just to get their dental, yung mga ipin nila, ipapaayos, ganun. Mas nakakatipid kasi sila. Tapos, isa sa mga mahal na services din dito, yung tinatawag nilang circumcision o yung pagtutuli. So, may mga kakilala kami dito na mga may anak silang lalaki na nagbibinata. Ang ginawa nila is, nung umuwi sa Pilipinas, eh, doon nila pinagawa yung procedure, no, yung circumcision. Kasi dito yung procedure, it costs you $1,000, no? So almost like 38,000 pesos para lang matuli, no. Tapos yung sa mga mahal din dito na nakakatipid kami, yung tinatag or yung gupit. Sa mga lalaki, yung gupit dito, it costs you up to $25. Tapos kung magbinisa, magbibigay ka pa ng tip sa barbero, no. So let's say monthly is nag-ano ka, nagpapagupit ka, that's almost $300 a year. So napakalaking tipid yun kung ikaw na mismo magugupit sa sarili mo, no. Tapos sa mga babae naman, it costs maybe $40 to $60, so depende kung anong salon yung pinasok mo, no. So ang ginagawa namin, ako mismo dito sa bahay, ako yung nagugupit kay Commander. Hindi naman monthly, every 3 to 4 months, ganun lang naman eh. Tinitrim ko lang naman, pinapantay ko yung ano niya. No, ganitong ginagawa ko, no? Just like ganito. Yan. Ako yung nagtitrim ng kanyang hair. Yan. So, ito yung mga tips na, or mga services na napakamahal dito. So, yung one way na nakakatipid kami, yung paggugupit. Nag-invest ako sa isang barber kit. Yan. At si Commander, siya nagugupit sa akin almost every month. At yun ang natitipid namin, no? Yan. So, panoorin natin to. Hello po mga ka-glaze. So ito yung one way na nakakatipid kami ng $25 a month, dahil yung gupit dito sa Canada is napakamahal. So kung susamahin mo yun within 1 year, kung monthly yun, yung $25, nakakatipid ka ng almost $300 Canadian or almost more than 10,000 pesos a year. Yun po natitipid. Ang kailangan lang gawin mo, mag-invest ka lang sa gamit na panggupit. So ngayon, ito, kasalukuyan akong ginugupitan ni Commander. Ayan. Ito yung kit ng ano, panggupit. So ginagawa niya lang naman is tinitrim niya yung sa gilid ng hair ko. Hindi naman ako ganun kasailan sa buhok. Ito siya. Ayan. Binili ko lang siya ng almost $20, and for almost 3 years mo siya magagamit. Ayan. Small investment pero malaki yung tipid. Ayun na yung napagdupit ay.
Dito lang kami sa bahay. Nagpapagupit ako. Hindi mo na kailangan pumunta ng barbershop. So, halimbawa guys, no, wala kang manggugupit, pwede mo rin gawin yung nariling sikat sa ano, kung gusto mo mag-ano nito. Kahit yung itrim mo lang yung sa gilid ng buhok mo, kaya kung hindi ko maselan, gawin mo yung semi-kalbo. Lagyan mo lang siya ng ito, itong spacer, yung ano mo, panggupit, yung electric na panggupit. Yan yung, pwede mong gupitin yung sarili mo. One way na nakakatipid ka dito. More than 10,000 a year. Pero dito.